Bago po mga kasaka, harvest tayo ngayon ng pechay. Ang lalaki, ang ganda, nakakatuwa. Tara, samahan niyo ako mga kasaka. Naligo ko tayo ng isla sa pechay. Thank you.
Tayo para mag-transplant ng ating siling labuyo or siling Taiwan o siling kanila. Maraming tawag dito eh. At dahil nga summer na nga mga kasaka, ay ito nga yung ating naisip na solution para moisture lagi yung ating tanim na sili. So gamit ang empty plastic bottle, binutasan namin to. At ito mga kasama, kita nyo. Ayan. So, nag-i-stock siya dyan ng tubig. So, i-refill lang natin yan, mga kasaka. Ayan, oh. Ayan. So, may stock siya. Kaya, ayan. Malaking tulong yung ating ginawang technology nito. So, ayan. Titingnan natin kung maging approved to. Kasi maganda na siling natin, mga kasaka. Sana mag-continuous hanggang paglaki. Ayan o. Ito yung ating seedling ng kamatis. Tayo na naman yan. Ah, sili. Ayan. Ganda. Ayan. Green na green. So, marami na tayo na tanay mga kasaka. Tingnan ko nga rin yung part para sa mga manok, hindi ma-scratch. At the same time, hindi maapakan kasi nasa front yard gardening tayo. Ang areyang ito ay laging ginagalawan. So, mainam na meron siyang guard na ganito. So, bago maapakan, may iwasan na ng tao kasi may guard na. Okay? So, mamaya papakita ko sa iyo mga kasaka yung step by step na kung paano ko binutasan yung plastic bottle at saka sa pagtatanim. Okay? Sili. Ayan. Ganda. Ayan, green na green. So, marami na tayo na tanay mga kasaka. Tingnan ko nga rin yung part para sa mga manok, hindi ma-scratch. At the same time, hindi maapakan kasi nasa front yard gardening tayo. Ang areyang ito ay laging ginagalawan. So, mainam na meron siyang guard na ganito. So, bago maapakan, may iwasan na ng tao kasi may guard na. Okay? So, mamaya papakita ko sa iyo mga kasaka yung step by step na kung paano ko binutasan yung plastic bottle at saka sa pagtatanim. Okay? Ayun mga kasaka, gamit itong ganitong kaliit na plastic bottle, bubutasan natin dito sa may bandang ibabaw. Ayan, dyan. Paikot. Gamit ang soldering gun ay para mabutasan natin na maayos. So, dito yung lalabas yung magiging stock na tubig. So, bali, dalawang linya. Ayan. Lalagyan lang natin ng butas. Ayan. Tapos dito, bandang ibaba.
So, eto mga kasaka. Bali, nandito yung butas. So, ang magiging stock ng ating tubig nandito. So, ito yung susuporta dun sa ating halaman pag during summer season. So, makakapag-stock sila ng tubig. At may time na yung mga ugat ng halaman pupunta na dito. Ayun, makakasipsip siya. So, hindi siya madidehydrate. Ayan. Tapos, ito, lalagay yung takip. At makikita natin yung resulta. Saka, tuturo ko po sa inyo kung paano ko ginagawa ito na ibaon kasama ang ating itatanim na sili. So, lalagay ko lang yan dito. Ayan, dapat medyo angat siya ng konti sa lupa para pag lumakas yung baha or yung ulan ay hindi siya malalagay sa loob o makikita pa rin natin itong ibabaw niya. Ayan. Ayan. O, ganyan muna, tapos ilagay natin itong ating seedlings na sili. Ugat na siya. Lagay lang natin niya sa tabi. Kasi kung saan naman pupunta dyan yung kanyang ugat, mga kasaka. Ayan. Ayan, ganyan lang kadali mga kasaka. Tapos, pag tayo maglalagay ng tubig, mga kasaka, buksan lang natin na ganyan. At lalagyan natin ng tubig, magkakaroon na siya ng stock. Ayan mga kasaka, kita nyo. Tingnan nyo mga kasaka, ayan o, may stock siyang tubig. Diyan hihigop ngayon yung ating tanim na sili. Kasi may stock siya dito ng tubig. So, pwede natin takpan yan. Ayan. Tapos, lagyan pa natin ng konting tubig. Ng lupa. Ayan. So, laging well moisture ang magiging lupa dito kasi may hinihigop siyang tubig. Ayan, mga kasaka. Ayan, mga kasaka. I hope na nakatulong na naman ang ating simple tips, idea ngayong araw sa pagtatanim ng sili. So, any solanaceous crops, pwede po ito sa talong, sa kamatis, pwede itong gawin. So, basta hindi lang sa sili, ano po mga kasaka. So, ayun, isang mapagpalang araw po at dito ko na po tatapos ng video. At kung nagustuhan nyo ang ating video, pwede nyo po yung i-like, share para po sa mas marami po mga kasaka ang makapanood at matutunan yung mga gantong idea. So,